Batik kayo. Si na Billy Joe at Gino Aragon, mga kapatid po ng biktima. Yung nakita po natin sa unang video na kung saan hinahabol yung isang biktima after dun sa kaguluhan at narinig na lang natin yung mga putok ng baril. At yung pong nabaril ay si Joy Aragon, isa pong single mother at PWD at the same time. Magandang umaga po sa inyo, Sir Billy Joe at Gino. Good morning po, Sir Aragon. Una sa lahat, kami po ay taus-puso nakikiramay sa inyo. Salamat po. Pwede bang pakikwento sa amin yung kaganapan doon sa video? Ano pong nangyari doon? Yung tungkol po doon sa video, Aragon, bali, yung tatay po nung si Luis Cito Jr. pumunta po sa bahay namin at tinawag po kami. Ang sabi niya po, mag-uusap lang po kami. So, ang akala po namin, mag-uusap, so nag-uusap naman kami sa kanila. Okay. Ang sabi niya sa amin, mag-uusap, tapos bigla na lang nung dumating po itong si Kaorin, si Bonifacio, okay, sabi niya po, parang huwag mo kong dinuduro-duro, ganyan, di ikaw pinakausap po, sabi niya kay Gino. At pagkatapos po, nung biglang may hinampas na kami ng mga dala nilang kadena, planado po kasi nila lahat siya eh. Okay. Parang planado po nila. Kasi hindi po namin alam na may baril sila eh. Sino po yung namaril, sir? Si Luisito po. Luisito Senior. Si Luisito Senior. Okay. Opo. Yung bumaril. At saan po siya kumuha ng baril? Bakit siya may baril? Siya ho by security guard, police? Hindi po namin alam kung ano pong trabaho niya. Pero yun po din ang pinagtataka namin, ba't po may baril po sila? Yun nga po eh. Okay. So hindi niyo po alam kung anong yung katauhan nito. Basta't alam nyo, nakapitbahay nyo ito at nakaalitan po ng pamilya nyo. Yes, Father. Ano pong pinagmulan ng alitan, sir? Una po, nung gabi nung 27, itong anak po ni Luisito Senior, na si Luisito Senior, lasing po sila, kasama niya po yung Alan Macareg, na nakita nila si Jeffrey Aragon, yung kapatid po namin, okay, doon sa harap ng bahay namin. Hinamon-hamon na po ng suntukan kasi po lasing po sila. Then sabi tong kapatid ko, may record naman po kami. Sabi ng kapatid ko, kung may galitin sa akin, pwede naman natin pag-usapan bukas na lang kasi lasing kayo. Mm-hmm. Tama. Okay. Ito naman po si Juan Luisito Junior, sabi niya, hindi ako lasing, pero halatang lasing na lasing po siya. Tapos yung sinasakan na po niya, parang nilalak niya po yung kapatid ko. Okay. So sabi ng kapatid ko, huwag mo ko ilalak. Hindi kita nilalak, inakben lang kita. So yung time na yun, nung bigla na lang sinuntok nitong si Alan Macareg, itong kapatid ko si Jeffrey. So yung kapatid ko, siyempre hindi po siya lasing eh. So nung sinuntok po siya, bumawi siya ng suntok nito sa kapatid na anak niya. Okay. Kasama nitong si Alan. Ngayon po, sugatan po itong si Luisito Jr. eh. Nung sugatan po siya, di nagsumbong ngayon sa tatay, sa mga magulang, ganon. Kay Senior, Luisito Senior. Opo, Luisito okay. Senior. Tapos, ang usapan po kasi, mag-uusap sa barangay, kinabukasan, parang ganon. Eh, hindi po natin yung usapan, nasang nangyari sa Lunes din schedule. Okay, so dumating si Luisito Senior, may bit-bit na agad na barel? Hindi pa po. Ang sabi pa po niya, mag-uusap pa lang daw po. Okay. Ang nakalagay sa ipid niya, mga kadena, kahit po itong si Bonifacio Macareg po, dala din po ang kadena. May dalang kadena si Bonifacio? Opo, dalawa po silang magkapatid na may dalang kadena. Tapos yung nakablock po. Para saan po yung kadena? Para saan yung kadena? Yun po yung pinampalo-palo sa amin, sir. Oh, okay. Kahit itong si Tijan, yung anak niya, na nakablock, may dala pong tubo na malaki, mahaba. Teka muna, may kadena na, may tubo pa, at may baril pa talaga.
Yes po. Okay. Eh, kami po, hindi po namin alam ang gagawin namin kasi hindi namin alam na ganun ang mangyayari. Kaya nung time na yun, may nakita kami mga bote, yun ang pinambato namin sa kanila. Eh di nung time na yun, pumunta itong si Bonifacio dun sa bundang harap ng kalsada, tapos may kinuhang baril. Pag yeah. nagpaputok mo ng tatlong beses, tapos ipinasa niya dito kay ano, kay Luisito Senior. Yun na yung time na pinutukan kami ni Luisito ng tatlong beses, tapos ang nasama niya kapatid ko. Okay. Okay, si Bonifacio may hawak na baril at pinasa po kay si Luisito Senior. Opo, opo. At si Luisito ang nagpaputok. Pero bakit nadamay po yung inyo pong kapatid na wala namang kinalaman sa kaguluhan? Ang plano po kasi nila ay lahat kami eh. Kasi pinaputokan kami lahat. Ay, ibig sabihin parang ubusin kayo lahat? Opo, kasi po sa video, makikita niyo po sa video ay doon na sabi niya, tawagin mo si Marlon, tawagin mo yung bayaw mo. Parang lahat kami pinapunta doon, pinapalabas kami lahat. Ano pong baril ito? Ang sabi po sa police, kasi 45 po, caliber 45 idol, nakita po din ni Gino kasi yan kung paano nila binaril. Okay, so may kita dun sa video, very clear, base sa kwento na ang naghahabol ay si Luisito at Opo. Meron siyang hinahabol na tumatakbo. Sino po yung tumatakbo? Yung mga bayaw po at kuya na ay pamangkin ko yung idol nung nalaman nila na pinag-ano na kami, tumakbo na sila. Nung may narinig na silang putok, tumakbo sila na lalapitan kami para tumulong. Kaso, wala na sir idol dahil nabaril na po yung kapatid ko noon eh. Itong kapatid nyo si Joy, nandoon sa eksena para tumulong sana. Nagbibidyo po, nagbibidyo para may ebidensya po kami. Nagbibidyo siya. Okay, so siya yung napagbuntungan. Yung target talaga nitong si Luisito Senior ay hindi niya naabutan. Kaya inabutan niya, ito nagbibid yung kapatid niyo. Yun yung pinutokan niya. Dahil po hindi nakatakbo, idol. Dahil pilay nga po, mati yung sampa. Mati yung sampa niya, idol. Kaya hindi talaga nakatakbo na mabilis. Okay, 5 putok ng baril ang narinig po doon sa video. Ilan po yung tama ng kapatid niyo? 6 po, idol. 6. 6 po. Okay, doon sa 6 na putok, lahat po ng putok na yun tumama kay Joy lang. Isa lang po yung tumama kay Joy, idol. Sa likod po. Sa likod po ni Joy yung tama. Nako po. Okay. Kasi tumatakbo po kami. Sige po, sandali lang po, sir. Nasa linyang telepono si Captain Rodrigo Estrada, Barangay Don Pedro Malasiki, Pangasinan. Chairman. Opo, opo, opo. Magandang tanghali po, Idol Rati. Opo. Chairman, kilala niyo po itong mga namaril at kamag-anak daw po ng isang kagawad? Opo, kuya po nila yung namaril at kagawad po yung kapatid nila. Okay. Bakit po may baril? Yun po yung hindi po namin alam kung bakit mayroon pong baril. Hindi kaya baril to ni Kagawad? Yun ang hindi ko po alam. Okay. Pero si Kagawad, sir, sa pagkakalam nyo, mayroong baril, lisensyadong baril. Ang alam ko, wala po eh. Pero malalaman din po natin yan. Na, yung baril po na ginamit, nasaan na po? Nasa police na, I would assume. Hindi po. Wala po sa police kasi hindi naman sumuko yung Luisito Senior. Nagtago na? Opo. Okay, ayan. Ayan po si Luisito Senior. Okay, siya po yung nagtago ngayon. And then, yung si Bonifacio, kapatid. Kapatid po ni Luisito. Pwede, nagtago rin po? Nasumuko po sila, pero bigla pong nakalaya kasi ewan ko kung kulang po yung, ano, yung papeles. Kulang sa papeles? Teka muna. Tama mo si Atty. Garrett? Hindi. Kasi siya yung kumuha ng baril at ipinasa niya kay Senior. Eh, dapat kasama to sa kaso. Kasama to sa murder na kaso. Nasa liyan telepono si Colonel Wilmer Pagaduan, Chief of Police ng Malasiki, Pangasinan. Colonel, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Pinag-uusapan po namin itong nangyaring barilan dyan po sa inyong lugar na kung saan isa pong Joy Aragon, PWD, ang nabaril at patay. Alam niyo na po ito, ano, sir? Yes, sir. Sir, sumurendero po itong si Bonifacio Macaraeg na siya pong nagbigay ng baril kay Luisito Senior at si Senior po ang namaril. Bakit po hindi nyo kinasuhan itong si Bonifacio at pina-inquest na at dapat nakakulong na ito ngayon? Yes, sir. Finail namin yan Monday sa prosecutor's office. Ngayon, yung appreciation ng prosecutor, kasi ang isang attachment namin doon is yung postmortem ng biktima. Ngayon, ang yun nga po, appreciation ng nung prosecutor. Sorry, nahirapan ka. Tutulungan na lang kita. So, parang sinasabi nyo, mali yung appreciation ng piskal. Or, ang naging appreciation ng piskal, hindi dapat ikulong at kasuhan si Bonifacio bagkos pakawalan. Ganito, sir, yan eh. Meron pong mga eyewitnesses na nagsasabing
si Bonifacio ang nagbigay ng baril kay Luisito. Yun na lang po sana ang statement ng mga eyewitnesses. Plus the fact na sumurrender siya, idudugtong nyo na lang doon sa murder na kaso na dapat kasama siya, hindi yung pinakawalan. Ito si Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett? Yes, sir, Rafi. Okay. Pinasahan ni Bonifacio ng baril itong si Luisito Sr. at si Luisito Sr. binaril ang isang biktima, patay. Di ba dapat kasama sa makakasuhan dito ng murder si Bonifacio na nag-abot ng baril? Tama po, sir. O nangyari po yung procedure. Dahil dapat sa ng filing pa lang, in-implicate na siya whether as conspirator or accomplice doon sa act of murder. Ngayon po kasi hindi mo na kayang, or hindi naman sa hindi kaya, but mahirap na po siya ngayong kasuhan dahil hindi po independent crime ang kanyang ginawa bagkos siya ay isang element ng crime ng murder. Kung wala siya, hindi po nangyari sana yung krimen. So ngayon, mahirap nang ipasok siya as an additional accused doon. Nako, so ang nagkamali dito yung police? I would say dito na yung police ang mas mali, Sir Rafi, dahil tama naman si fiscal, no? Hindi naman crime on its own yung pag-abot ko ng baril sa'yo, eh. Rather, yung liability mo kasi is nakasabit dun sa principal crime, which is murder. Dapat sinama ka dun sa kakasuhan. Hindi ka pwedeng kasuhan on your own, kumbaga. So dapat yung police pagpasa sa piskalya nung complaint sheet, kasama ng pangalan ni Bonifacio, at may mga witnesses yes. na magsasabing ang nagpasa ng baril kay Luisito para pumatay ng tao ay si Bonifacio. So idudugtong yon sa fiscal's office and yung fiscal, yun na nga, ikakasuhan na itong si Bonifacio at ikukulong. Tama po, Sir Rafi. No? Right now, ang magagawa na lang natin, although it's a bit risky, no? Hilain natin yung kaso and then we will just refile it. Or kung hindi yon, ang safer step natin is to move for the sa court na i-amend yung ating information or i-amend lahat ng mga taong kasama dun sa principal case. Yun na lang yung chance natin ngayong ma-implicate itong nag-abot ng baril, Sir Rafi. Okay. Anong yung ikakaso natin kay Bonifacio? Dun kay Bonifacio na nag-abot ng baril, Sir Rafi, ang maganda dyan, start out mo na yung ating accusation with a theory ng conspirator siya doon sa murder. Kasi kung wala siya, Sir Rafi, hindi sana nangyari itong pamamaril dahil siya lang ang chance nitong taong to magkaroon ng deadly weapon. Correct. Kasi kung hindi niya inabot yung baril, eh wala sana napatay na tao. Tama po, Sir Rafi. So kung ano yung kaso nung namaril, yan ganun din ang kaso niya bilang conspirator, murder din. Yes, sir. Kasi ang theory ng conspiracy is the crime of one is the crime. So, yeah. Okay, sige. Salamat, Attorney Gary Tungol. Colonel. Yes, sir. Yes, sir. Ilinawin ko lang yung sinabi ko, sir. Sige po. Actually, kasama si Bonifacio doon sa pinail namin murder. Murder, 3 counts, then physical injuries and alarming scandal. Okay. Ang kuwan nga ni prosecutor is, ang naka-attach lang kasi doon sa folder namin is yung post-mortem. Ang hinahanap ni fiscal is yung death certificate ng victim. So, during that time, is pre-process yung death certificate, hindi pa napirmahan. Kaya during filing, yun nga po ang hinanap ni fiscal. Teka muna. Okay. So, pinailan niyo po ng kaso murder si Luisito Sr. at saka si Bonifacio nung yes, ikaso niya piskalya. Kaya lang, at that time, naghahanap ng post-mortem na... Hindi, sir. Post-mortem ang mayroon kami. Ang hinahanap ni fiscal is yung death certificate. Para makasuhan ng murder. Wala kayong death certificate at that time na naka-attach? Yes, sir. Kaya... Kaya ang ginawa, pinakawalan. Kaya kinuha niya na for preliminary investigation. Attorney Garrett, tawagin niyo ulit. Di ko alam kung fiscal ba may problema talaga rito. So kailangan pa makita nung fiscal na patay na yung biktima bago niya i-consider o i-appreciate niya yung kaso bilang isang murder because meron ng death certificate. Hanggat walang death certificate, i-dismiss mo na yung kaso. Ganun ba yon? Parang very technical to ano. So hanggat walang death certificate, hindi pwedeng maideklarang murder pa yung kaso, kahit na post-mortem pa lang. Therefore, i-dismiss ng piskalya or ibabasura muna. Ganun ba yon? Attorney Garrett? Yes, sir, Rafi. Yes, sir. Okay. In fairness naman sa mga police, kasama sa pinailan ng kasong murder, etong si Bonifacio, tulad ng sinabi mo, accomplice. Yes, sir. Kaya lang, nung mag-submit sila ng ebidensya kay fiscal, post-mortem lang. Ngayon, ang gusto ng fiscal, death certificate. In the absence of death certificate, kaya binasura niya yung kaso at sabi niya, for further preliminary investigation na lang muna. Mm-hmm. Hindi pang... po pinasok agad, yes, sir. Hindi, yes, sir. Kasi sabi ni fiscal, nasa yung death certificate, ayoko ng post-mortem, wala sa akin yan. Parang ganun ang lumilitaw. Tama ba yung ginawa ni fiscal? Medyo may supply.
medyo may sablay po dito si fiscal dahil hindi lang naman po yung death certificate ang proof ng pagkamatay ng tao. I mean, it would be the best proof, no? But hindi yun yung only proof. Alam naman na, and it's established na patay na yung tao, eh. Bakit kailangan natin ngayon ng death certificate aside dun sa post-mortem? Tapos ito pa, Sir Rafi, paano tayo magkaka-post-mortem nang hindi pa namamatay yung tao? So, I guess medyo irregular, Sir Rafi. So, sablay dito si Piskal? Yes, sir. Dun po sa appreciation niya and requirement niya na mag-submit ng death certificate, I think appealable yan. Okay. So, appealable to? Pwede pang i-appela? Ngayon po, yes, pero ang proper procedure po kasi talaga dito is to proceed with preliminary investigation. Yun na lang. Yun na po talaga ang gagawin pero, natin. Pero pinakawala na, eh, nandun na sana yung isa sa mga yun, suspect. Sir. Ngayon, nagtatago na. Yun na po ang mahirap dito is to get yung presence ng akusado dahil ngayon malamang magtatago na sa gubat yan, Sir Rafi. Okay. And mahirap nang dalhin sa court. So therefore, itong si Piskal, training muna siguro. Siguro training. Sir Rafi, baka kailangan bawasan yung stress ni Fiscal. Mukhang nagkamali siya dito. Hindi kaya baka friendship ni Fiscal yung mga kusino-sino diyan. Mga Poncho Pilato na nagbulong sa kanya. Possible Sir Rafi. Diba? Anyway, sige. Attorney Garretung ng AXIAS Party List, magandang umaga sa iyo. Thank you. Colonel, in fairness sa inyo, wala pala kayong problema, wala kayong kasalanan dito. May kasalanan si Fiscal. Tama kayong sinasabi niyo kanina, Colonel, mali ang naging appreciation ni Fiscal. Okay? So, Colonel, yes, meron namang sinabi si Attorney Garrett na pwede pa rin i-refile yung case at isasama na po itong si Bonifacio, isa sa mga suspect, accomplice, at murder pa rin. Yes, sir. Actually, sir, naipa-receive na namin yung death certificate, yung mga supporting affidavit. Pati yung kwan na rin, sir, pati yung CCTV kasi kailangan ng affidavit din ni Kapitan dahil siya yung may kwan sa CCTV footage and at the same time, yung nag-video nung sa cellphone. Sa ngayon, sir, naisubmit na namin sa Piskalya yung mga documents, sir. Kailangan, sir, kompleto po ano yung mga documentation ninyo para this time around, baka si Piskal, sasabihin namin Piskal, uy, kulang ng katangahan. Ay, sorry. Kulang ng kapritso, imbis na ka-appreciation. Anyway, I'm just kidding, Colonel. Make sure, Colonel, sa pag-file nyo ngayon ng kaso, itong refile, lahat po ng ebidensya, nandoon na yung CCTV, statement doon sa nag-video, tapos yung video, and then si chairman na magbibigay ng salaysay, etc. Lahat po, covered. Yes, sir. Okay, see, para wala nang kawala, para this time kapag pinakawalan pa rin ni Piskal, eh pwede na ninyo balikan si Piskal. Piskal, mukhang hindi mo ata alam ginagawa mo, di po ba, sir, Colonel? Tama. In fairness sa inyo, Colonel, ginawa niyo naman po palang trabaho niyo ng tama sa umpisa. Kaya lang si Piskal lang po ata medyo sumablay ng konti. Okay, sir? Yes, sir, yes, sir. Colonel, maraming salamat po, Colonel. From time to time, kami po itatawag sa inyo para kumustahin po yung kaso. Thank you po, Colonel. Kagawad, Virilio Macaraeg. Kapatid ni Luisito Senior, kagawad, magandang umaga. Tumulim po, Sir Rafi. Opo. Kagawad, yung baril na ginamit ni Luisito Senior, kaninong baril po yon? Awang po, sir. Hindi sa'yo? Hindi po, sir. Sure ka, kasi malalaman din namin yan later on sa gagawin investigasyon ng PNP. Magkaalamanan. Yes, so ngayon pa lamang sana, magdeklara ka na kung sa'yo talaga o hindi. Wala ka namang kasalanan kung tutusin. Yung baril ay kinuha lang sa'yo na hindi mo alam. Nakatago siguro yon at pinakialaman. Ganun ba yung nangyari sa palagay nyo? Hindi po, sir. Ewan ko po kung saan po niya kinuha yun, sir. Hindi mo baril yun? Hindi po, sir. Okay. Bakit may baril si Bonifacio? Sa pagkalam po, sir, hindi po umahawak ng baril yun. Sa pagkakalam mo? Eh, merong baril nga. Nakabaril na nga sila eh. Ano bang trabaho ni Bonifacio at bakit may baril? Wala po, sir. Meron kayong licensed firearm, di po ba? Wala po, sir. Wala po. Wala. So, ibig sabihin, paltik yung baril ni Bonifacio? Ewan ko lang, sir, kung saan ho galing yun. Baka tala siguro nung siluwisito. Galing ho siya ng Pampanga nung ano, Sabado ng gabi. Kagawad, sabi mo na lang dito sa mga kapatid mo na sumuko na lang. Opo, sir. Pwede? Opo, sir. Para makatulong din po sa image nyo ito, dahil kayo bilang isang kagawad dyan sa inyong lugar, eh, kumbinsin nyo na sumuko na lang sa mga otoridad. Opo. Magbigay ng kanyang statement. Okay, sir? Okay. Salamat po. Gusto niyo po mananawagan sa inyong mga kapatid, kagawad, para sumuko, go ahead po, kagawad, para mapanood nila ito. At kapag napanood nila ito, eh baka sundin ka dahil ikaw nakakatandang kapatid ata. At yalawin ko saan ka man naroon, nananawagan ako na pwede sumuko ka naman. Hindi ka sakit ka makakusakit. Pakikisapan sana kita na sumuko naman. Alright, yan. Sige, nanawagan na po kay Kilusito. Pati kay Bonifacio na rin, sir. Manawagan kay Bonifacio. Actually, sir, nandito lang sa amin. Sa barangay. Nandiyan lang si Bonifacio. Ah, si Luisito palang tatago. O, sige po. Okay na po yan. Nanawagan na po kayo. Salamat po, kagawad. At mag-cooperate po kayo sa mga otoridad, kagawad. Huwag ho kayong makialam, makisawsaw, o magtakpan itong inyong mga kapatid.
Chairman? Opo, idol. Chairman, makipagtulungan kayo. Importante kayo rito sa kaso. Ayon po dun sa sinabi ng police na kausap kanina. So, opo, makipagtulungan kayo para makakuha ng justice itong biktima. Okay, sir? Opo. Pati yung CCTV, make sure na hindi po nabura, ha? Hindi po na-edit. Wala pong nabura po. Okay, very good. Meron po kayong hawak na CCTV footage doon po sa pamamaril? Ay, wala po sa footage ng pamamaril. Dito lang po sa kalsada. Sa kalsada. Pero importante pa rin po yun kahit papaano. Makakatulong din yun, sabi ni Colonel na kausap ko. Salamat po, Chairman. Opo. Maraming salamat po, Idol. Sir Billis, Sir Gino. Sir, Idol. Nasaan po ngayon nakaburol inyong kapatid? Nasa bahay po namin sa Don Pedro po. Kung saan po nila pinatayo. Sige po, magpapunta po ako dyan ng reporter namin para magbigay po ng tulong, ayuda po para sa inyong pamilya. Okay? Maraming salamat po, Idol. Sige po, sasagutin po namin yung pagpapalibing at saka yung funeral services. Okay? Para wala nang problema yun. Idol, malaking tulong po sa pamilya po namin yun, Idol. Walang-wala po talaga kami, kaya talagang nananawagan kami sa inyo. Pinilit po namin makarating sa inyo, Idol. Kasi alam namin kayo po makatulong po sa amin. Bukod po sa funeral services, pati pagpapalibing, magbibigilan po ako ng cash assistance po. Okay, sir? Para sa inyong pamilya. Idol, thank you. Maraming salamat. Wala nga naman po. Sa muli, nakikiramay po kami, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa.